alalad at malugod, ang sa Diyos ay may takot. Sa utos niya'y sumusunod, siya'y hindi magdarahop. San Jose mang gagawa, Alleluia. San Jose mang gagawa, papuri sa Diyos. San Jose mang gagawa, Alleluia. San Jose mang gagawa, papuri sa Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipo ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat sa ating mahabaging Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na poong Jesus sa Sareno. Ngayong araw ding ito, gunita natin si San Jose bilang isang manggagawa. Ating alalahanin at ipagdasal ang lahat ng mga manggagawa sa buong mundo, lalo tigit ang mga manggagawang Pilipino na walang sawang naghahanap buhay para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa ating Ebanghelyo, hindi kinikilala ng kanyang mga kababayan si Jesus. Siya'y kinilala bilang anak ng isang karpentero, buhat sa isang payak na pamilya. Kaya naman, kasabay ng kanilang pagkamangha, sila rin ay nagduda sapagkat di nila kilalang tunay si Jesus. Patuloy nawa natin kilalanin si Jesus sa mga taong nakakasalamuha natin araw-araw, lalong-lalo na sa mga inaapi, nagugutom, at walang boses sa lipunan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa ng tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawaing iyong inatas at makamtan namin ang gantimpala ng iyong ipinangako. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan.
Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong lilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit na magdamag na ito ay dumaraan. Poon, kami pagpalain ng iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay naming maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon titiisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama iyong wagas mong pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manunubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Alleluia, alleluia.
Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya makagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa doon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayong lahat ay narito ngayon sapagkat mahal tayo ng Diyos. Tinawag niya tayo at tayo ngayon ay nagkakatipon upang sumamba sa Kanya, manikluhod at buksan ng ating puso sa Kanya. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At napakaganda po na kahapon ay dinalaw tayo ng Birhen ng Antipolo at sa araw na ito ay sinisimulan din natin ang ating pag-aalay ng bulaklak sa ating mahal na ina. At ngayon ding araw na ito ay ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Jose, ang tumayong ama ni Jesus Nazareno. Para bagang kumpleto ang buong pamilya, Jesus, Maria at Jose. At ngayon nga ay kapistahan ni San Jose bilang manggagawa. Kaya palakpakan din natin si San Jose na ating tagapatnubay at tagapangalaga. Hilingin natin kay San Jose na basbasan ang mga tatay na narito ngayon, ang mga manggagawa. Natitiyak ko meron tayong kaanak o kaibigan na nasa, lalo na nasa ibang bansa, nagtatrabaho, nagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay. At ipagdasal din natin ang mga naiwan dito sa Pilipinas na nangungulila din. Ngunit dahil nga sa hirap ng buhay ay kailangan muna silang magkawalay, magkahiwalay, dala na rin ng pangangailangan. Naalala ko po tuloy yung kwento ni Cardinal Tagle nung siya'y nasa ibang bansa at nagbibigay ng panayam. Ito raw ay tungkol sa pamilya. At sinabi nung naunang tagapagsalita na sa kanila, dun sa kanluran, sa Europa, ang mga pamilya ay nagkawatak-watak na. Nagkakahiwa-hiwalay na ang mga pamilya at sinabi nung tagapagsalita, dahil wala ng pagmamahal. At alam natin yun, nakikita natin sa balita, mabilis maghiwalay ang mga mag-asawa sa ibang bansa,
magkawatak-watak, umaalis agad yung anak, nagsasarili, at yung mga matatanda, nilalagay na lang sa mga foster homes. Kaya sabi nung tagapagsalita, naghihiwalay ang mga pamilya dahil wala ng pagmamahal. At nung si Cardinal Tagle na raw po ang nagsalita, ang binungan niya ay, sa Pilipinas, naghihiwalay na ang mga pamilya. Pero sinigundahan niya, sabi niya, dahil labis ang pagmamahal. Nagtaka yung mga nakikinig sa kanya. Kasi yun ang nauna, ang sabi, naghihiwalay dahil wala ng pagmamahal. Pero sa Pilipinas, naghihiwalay dahil sobra ang pagmamahal. At ipiniliwanag ni Cardinal Tagle na sobra ang pagmamahal dahil sa sobrang pagmamalasakit sa kanilang mga kaanak, kailangang maghiwalay. At totoo yun, hindi ho ba? Ayaw naman talagang maghiwalay ng mga mag-anak. Sino ba naman ang gustong mag-ibang bansa? Yung mga nagdo-domestic, kahit delikado pumunta sa Middle East, kahit alam nila, baka mabugbog sila doon, baka apihin sila. Sino bang gustong umalis ng bansa at mawalay sa kanilang pamilya, lalo na sa kanilang mga anak? Walang gustong gumawa noon. Pero dahil mahal na mahal nila, yung mga anak nila, yung pamilya nila, nagsakripisyo sila, umalis sila ng ibang bansa para maitaguyod ang kanilang pamilya, para mapag-aral ang kanilang mga anak, para makapagpatayo ng bahay. Yung iba nga, para pag-aralin yung mga kapatid nila. Kaya sana yung mga nahiiwan dito, pahalagahan natin yung sakripisyo. Kung alam lang natin yung pangungulila nila doon, siguro nga pinapadala sa ating picture, parang ang gara-gara ng buhay doon. Tumatabi sila ron sa mga magagarang kotse, magagandang bahay. Siguro nga naglalaro sila ng yelo. Tayo naman nahiinggit kasi dito sa atin ang init-init. Doon nasa yelo sila. Pero kung alam lang natin yung pangungulila nila, yung paghihirap nila, siguro baka hindi pa sinasabi sa atin yung pang-api na dinaranas nila, pahalagahan sana natin yung kanilang sakripisyo. At ito rin yung diwa ng kapistahan natin ngayon. Noong March 19, ipinagdiwang na natin si San Jose. Pero bakit ngayon meron namang kapistahan? Pero dito ipinapakita natin yung isang aspeto sa buhay ni San Jose. Bilang manggagawa, ang kanyang pawis, dugo, ay inalay niya para itaguyod si Jesus Nazareno at ang ating mahal na ina. Kaya nga narinig natin sa Ebanghelyo, inapipa siya si Jesus Nazareno. Ah, anak lang yan ng karpentero. Mahirap lang yan, mga manggagawa lang yung pinanggalingan ng mga yan. Kaya sa araw na ito, sa paggunita natin kay San Jose, pinapaalala din sa atin, igalang natin ang mga manggagawa. Huwag nating sabihin, ah, kasambahay lang yan, driver lang yan, tindero lang yan. Huwag po, tandaan natin, maging si Jesus Nazareno, nakilalang bilang karpintero, manggagawa. Dahil gusto nilang bigyang pahalaga ang gawa. Ngunit mga kapatid, ang ikalawa ring bahagi ng ating pagninilay, opo, mahalaga ang gawa, pero hindi lang dapat magtapos sa gawa. Meron namang iba kasi, pinapahalaga ng gawa, wala na lang ibang ginawa kundi magtrabaho. Baka hindi mo na nakikita yung anak mong lumalaki. Kasi trabaho ka ng trabaho. Oo,
sasabihin mo para sa kanila rin yung ginagawa mo, pero may mas mahalaga pa rin kaysa sa trabaho mo. Mahalaga ang trabaho, pero hindi ito ang pinakamahalaga. Ito rin yung diwa ng kapistahan natin ngayon. Sapagkat ang trabaho natin, hindi yan ang katapusan. Yan ay daan lamang, paraan lamang. Paraan para lumago ang ating pagkatao, para lumago ang ating pamilya, at higit sa lahat, para maugnay tayo sa Diyos. Pag ang trabaho mo, nilalayo ka na sa Diyos, hindi na maganda yan. Kahit sabihin natin yumayaman ka, kapag yung trabaho mo, nilalayo ka na sa pamilya mo, lalo na nandito ka lang naman, pero hindi mo na nakakamusta, hindi mo na kilala yung anak mo, hindi na rin yan galing sa Diyos. Sapagkat ang tunay na galing sa Diyos, tinutulungan tayong lumago. Kaya mga kapatid, sa misang ito, pagdasal natin ang bawat isa. Bigyan tayo ng magandang trabaho, maayos na trabaho, ngunit higit sa lahat, nawa yung ginagawa natin sa buhay ay tulungan tayong lalong maging maayos, mabuti, mapagkawang gawa, makatotohanan, at higit sa lahat, tulungan tayong mapalapit sa ating Panginoon, lalo na kay Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, ipagdasal po natin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, ikaw din po katulad ni San Jose ay naging manggagawa. Kaya sa misang ito, ipinagdarasal namin lahat ng mga manggagawa, lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa, lalong-lalo na yung mga nagsasakripisyo ng marami para sa kanilang mga mahal sa buhay. Bigyan niyo po sila ng kaligayahan kapag sila'y nangungulila, kalakasan kapag sila'y may karamdaman. Pagtibayin niyo po ang kanilang pamilya upang bagamat minsan sila'y nagkakahiwalay dahil sa pangangailangan, manatili silang nabubuklod sa pag-ibig. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kami na sa aming ginagawa, lalo naming matagpuan, hindi lang ang biyaya ng Diyos, kung hindi higit sa lahat, matagpuan namin ang Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang ating tugon, paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan na katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga kabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay. Manalangin tayo.
Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa noong sila ay nabubuhay parito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Tahimik nating idulog ang iba pa nating mga kahilingan. Ama ng aming manunubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aayin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmumulan ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihain ngayong si San Jose ay ginugunita namin para mo ng awang pagbigyan ang aming kahilingan. Kami naway taguyod at tulungan ng mga handog na aming inialay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita si San Jose, niloob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal, si San Jose'ng maasahan sa pananagutan, upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal, at para sa kanila, si San Jose naghahanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Sa ating pagsisimba, ipagdasal natin, sa ating gawain, matagpuan natin ang Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan kami tinatamad sa aming gawain. Kung minsan gawain na namin ang umuubos ng oras namin at nakakaligtaan namin, lalo na po kayo, Panginoon. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin ang samo namin, sa iyo naway dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, iyong sinisintang anak. San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin ang samo namin, sa iyo naway dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Jesus, yung sinisintang anak. Announcement.
Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na Mayo 4, taong kasalukuyan, araw po ng Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo, maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Jose manggagawa. O aming ulirang San Jose, patron ng Santa Iglesia, patron ng mga manggagawa sa iyong bisig, iyong inalagaan si Jesus at si Maria, sa iyong bisig tulad ng ibang mga ama at manggagawa, ay bumuo ng mabuting pamayanan at tahanan. Tuwin ay idalangin mo kami sa iyong anak na sana'y kami alagaan dito sa aming buhay. Gayon din, iyong ipagsanggalang ang mga manggagawa, mga taong tumutulong upang bumuo ng isang masaya at maunlad na bansa. Amen. San Jose manggagawa, ipanalangin mo kami. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating simbahan sa Quiapo. Salamat po sa inyong tulong, lalong-lalo na sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang ating trabaho, gawain, ay kaloob ng Diyos. Ito ay paraan para lalo tayong lumago at lalo tayong mapalapit sa Kanya. Si Jesus Nazareno at San Jose ay parehong manggagawa upang ipakita sa atin ang dangal ng gawa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang biyaya ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.